Sa tuwing magluluto raw ng tinolang manok ang 62 anyos na si Nanay Antonia, lagi raw niya itong nilalagyan ng sariwang dahon ng tanglad o lemongrass. Bukod daw kasi sa nakapagpapabango ito ng kanyang lutuin, pantanggal lang sa rin daw ito ng manok. Kakain na tayo, mga apo! Masarap ang ulam natin! Ginagamit po namin yan sa tinulang isda, tinulang manok, ginatang tulingan, dinuguan. Halos lahat ng rekado ng ulam, nilalagyan po namin ng tanlag para po sa una-una mabango po siya. At saka pangalawa, makagaling sa mga sakit-sakit. Sa katunayan, para makatipid ang kanilang bakuran, tinaniman nila ng tanglad. Bukod sa paborito niya itong sangkap sa ulam, ipinanggagamot din daw niya ito sa mga samot-saring sakit. Yan po ang nagbibigay ng buhay sa amin. Kaya nakita mo naman yung paligid namin, oh, puro tanglad yan. Oh. Anoong bata pa ako, yung tatay ko, talagang mahilig din sa tanglad. Doon po ako natuto sa tatay ko. Oh, na yun ang ginagamit. Ang mga dahon daw ng tanglad, ginagawa niyang lemongrass tea. Pagkatapos niyang hugasan ang mga bagong pitas na dahon, bibilutin niya ang mga ito na parang paa ng manok at saka papakuluan sa tubig. Ang susunod nating gagawin, papaano gumawa ng lemongrass tea. Tiyak magugustuhan nyo! Ito yung ating mga sangkap, tubig, tanglad, luya, at honey, my love, so sweet. Pakuluan ang mga dahon ng tanglad sa tubig. Sunod na ilagay ang hiniwang luya na may anti-inflammatory effect naman syempre. At saka timplahan ng asukal o honey para magkaroon ng bahagyang tamis. Pero ako kunti lang dahil diabetes pa mo. Halo-haloin lang! Ang dahon ng tanglad kapag ginagawang tsaa, nakatutulong daw para mapabuti ang kanyang panunaw. May antiseptic compound kasi ito na epektibong lumalaban sa bakterya. Epektibo rin daw ito para mabawasan ang bad cholesterol sa ating katawan. May vitamin C na nakapagpapalakas rin ang immune system. At nakapagpapaginhawa para sa may mga sipon at plema. Masarap! Refreshing! All natural! Nagpapalabas ng mga di natin kailangang mga sangkap sa katawan na nagpapataas ang blood pressure. So kung meron kang high blood, inuinom mo ito regularly, lalong-lalong sa umaga, napakaganda. Ang katas naman mula sa ugat ng tanglad, mainam naman daw ihalo sa langis. Epektibong pantanggal ng kirot na dala ng rayuma. Ang mga sangkap, tanglad, owel, buti. At ito yung salaan niya at ito yung pangdikdik niya. Pakatasin ang ugat ng tanglad. Pagkatapos, ilagay sa maliit na botelya. Haluan ang sarimang langis ng nyog o kahit na anong langis na hiyang sa inyong balat. At saka ipahid sa apektadong bahagi ng katawan. Bukod sa nakaka-soothe at nakaka-relax ang mabangong amoy nito, pinapakalma rin ito ang ating muscles, lalo na sa spasms o sprain. Pag pinakuluan mo sa langis ng nyog, yung nilatik, yun napakagandang liniment niya. Sa ating katawan, sa masarap ang pakiramdam, siyempre lalo kung minamasahe o hinihilot, mas maganda. Kung nagtitipid din sa pagbili ng mouthwash, alam nyo bang ang tanglad kapag pinakuluan sa tubig? Pwedeng-pwede rin ipangmumog o ispray sa bibig for fresh breath. Pakuluan lang ang binilot na dahon ng tanglad sa tubig. At kapag malamig na, ilagay sa maliit na sprayer. Nakatutulong itong pumatay ng mikrobyo sa bibig. Pwedeng bitbitin para gawing mouth spray anywhere you go. Alam mo talagang lahat kasi nitong mga halamang ito ay tinatawag natin may volatile oils. Ha? Siya ang pinaka-component nito. Ito talaga nakakatanggal ng mga bakterya sa bibig, masamang hininga. Ayon kay Dr. Jaime Galvestan, eksperto pagdating sa integrated medicine, isa raw ang tanglad sa mga halamang may pinakamaraming benepisyo. Hinihikayat ko rin sana ang ating Department of Agriculture na talagang ipalaganap ang pagtanim ng tanglad sa lahat ng lugar sa Pilipinas. Masarap isahog sa inumin at pagkain. Aprobado pa ng alternative medicine. Sa magagandang epekto ng paggamit ng tanglad, tunay ngang wala itong katulad.